Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taos puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa himpapawid. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Centre of the International Theatre Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Centre ng International Theatre Institute, ITI, at ng FACE, Folk Arts for Communication and Education. Kasama rin po ang Earth Savers, hinirang na ika-anim sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa patuloy na masiglang paghahandog sa inyo, paghahatid ng mas malapit at malalim na pagkilala sa kagalingan at kabayanihan ng ating mga piling-piling 2020 awardees ng Lampara ng Kultura at Sining. Sa larangan po ng musika, kilalang-kilala po si Edru Abraham, ang nagpundar ng kontragapi. Ngunit higit sa lahat, ito pong si Edru ay talagang natatangi dahil sa kanyang paggamit, paghugot ng talagang makabayang mga tunog galing sa tradisyon ng ating mga katutubo at nakaugnay sa rehiyon ng Asia at sa iba pang mga tinatawag nating South-South country interaction. Kanya, nagagalak po tayo, nakasama natin si Edru at marami po kaming sorpresa para kay Edru. Pababatiin po muna natin ang ating kailan dyan sa Cagayan Valley. Walang iba kung hindi si Edru Abraham. Napiyang agaw, napiyang gabi ni kamangamin, wawaragira, tao takunak na Filipinas ang nata entero mundo. Nagawagawayan nga ikai oportunidad na kunaw, nga makavulutak mo, tota programa ni Cecile, tasunto na kultura, arilaman na Filipinas, kultura na negagagagangir nga tribo, kagitan ni Ibanag, ono ang nilaman, tota lafu na kagayan, ang nata entero Filipinas. Kaya ako gaba mapabalo ni Cecile, ang nata Philippine Center of the International Theater Institute accredited by the UNESCO. Taut takadakal nga honor, takadakal nga paddayaw nga nayawa tanyakan asunto na ikalakalangak ko tang musika ang nanaganaganok paga nga artes ira taut Filipinas. Jebi laman turita artes ira ono ang nilaman nga naggafu tan negagaganga ira nga tribu taut Filipinas nga makagitam nga katutubo o indigenous communities. Ayan. Napakasaya po na alam niyo ho, sa tanda kong ito, nagpapasalamat ako at nakita ko hindi lang ang pagsibol at pagningning na bituin ni Edru mula nung unang-una pa, kitang-kita na ang kagalingan niya as a dancer-actor noon sa Pilipinescas para sa Kalbaryo na ginawa namin with Brooks Jones. Paapaapo yan, si Kristo siya magmula sa tondo hanggang sa katedral at siya ang naging mukha ng Kalbaryo ni Kristo. Na ngayon, meron din po tayong dinadaan ng kalbaryo dito sa pandemya. Ngunit hindi po yan nakakapagtigil sa kagalingan ng ating komunidad ng mga alagad ng sining. Pero meron kaming sorpresa kay Edru. Merong isang babati na kasamahan niya pa noon pa, nung batang-bata pa sila. Ngayon medyo pumuputi ang balbas ni ni Edru. At kasama po dito ang isa ring
Lampara ng Kultura awardee. Sa musika din po at siya ngayon ang chairman ng Music Theater Committee ng Philippine ITI Center. Walang iba kundi si Gardy Labad. Kung talagang binabandila ng Cagayan Valley itong si Edru, ang Bohol naman, yaman nila talaga itong si Gardy. Gardy, sa iyong pagbati, personal yan ha, marami pong schedule si Gardy, pero para kay Edru, nandito siya sa Zoom. Salamat, Mother Cecile. Meron ako na prepare na message para sa iyo, Edru. Okay? So mamaya, papakita niyo na Cecile. Pero, so ko lang sabihin na talaga I'm so happy and so fortunate. Salamat, Cecile, sa pagbibigay ng itong opportunity na ito na mabati ka sa isang katangi-tanging gawad. Ang gawad ng lampara at kultura at sining ng ITI. Sa iyong harvest na achievement sa buhay mo. And I have been witness to that. Ang nakapanood sa iyo ay nakatrabaho mo as a collaborator. So, mabuhay ka. Napakasaya namin na ikaw ng ganitong karangalan ng Philippine Centre of the ITI. Ayan, pakinggan natin muna bago natin magkakaroon ng tinatawag na close encounter with Edru ang mensahe ni Gardy, the pride of Bohol. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. Isang malaki pong karangalan na inibigay sa akin ni Mother Cecile Guidote Alvarez para magbigay ng isang congratulatory message para sa kasama, kaibigan, kapanalig, isang alagad ng sining na totoong-totoo, siguro Master Edru Abraham. Edru, walang iba sa larangan ng music theater ang pwedeng talagang karapat-dapat na mabigyan ka ng lampara ng sining at kultura ng ITI. Sa aking karanasan, mula nung naging actor-dancer ka sa Kalbaryo, nagniningning ka na bilang isang aktor, isang artista ng tanghalan sa iyong Kristo sa Kalbaryo ni Brooks Jones na pinroduce ng PETA. Pagkatapos, di ba, ikaw rin ang aking musical composer or co-director sa aking PETA Ramayana with Joey Ayala. Napakaganda. Kung paano mo na-combine ang Asian Philippine music at pero magtunog na contemporary Philippine music. And that's because of your academic training and research with UP and in Indonesia. Kaya you were such a gift to Philippine music and Philippine theater because you believed really in the roots of our own musicology. And then, ikaw ang naging collaborator, musical collaborator sa ilang mga pelikula kong ginawa. Ay, sobra kang napakagaling. Maski na one day or two days ko lang siyang sasabihan para tumulong sa akin sa music scoring, nandyan na siya. Dala-dala ang kanyang mga drums, ang timpani, ang lahat ng mga agong, Kalinga music, Mindanao music. Nandun, nagkakalampag na siya. Sabihin ko, oh, Rito, mood one. Ito, mood two. Gusto kong ganito. On the spot niyang nagawa. Genius for musical extemporaneous creative music scoring and creation. And he thinks of the mood. He thinks of the whole scene like he was really there. Salamat sa napakagaling mong collaboration. But hindi po natatapos sa ganun. Siyempre, alam natin na binuon niya ang Kontragapi, isang nagniningning na musical group sa permanent na mga artist. Nakatulong siya sa maraming mga region-based artist. Okay? Pumunta, naimbitahan ko po siya sa Bohol, sa isang napakalaking palabas ng sandugo para magbigay ng cultural number ang grupo niya, ang Kontragapi. And 2 or 3 years back, naimbitahan namin siya for sandugo ulit. Pero nag-tour siya sa ilang-ilang mga lungsod na ibang mga bayan ng Bohol at talagang devastated sa galak ang lahat ng mga communities na karinig sa kanya. Hindi lang sila nag-perform, nagturo din sila. Nagbigay ng workshop sa iba't ibang mga bayan ng Bohol. So, ano yun? Complete total theater artist, no? Hindi lang theater, music, theater, dance na naibahagi niya sa kanyang group. Stellar talaga. Outstanding talaga. So, congratulations. You really deserve this ITI lampara ng sining at ng kultura. Mabuhay ka, aming beloved Edru Abraham. Ayun, Edru, sana ang puso mo pumipintig talaga sa galak sa ganyang paglalarawan ng iyong katangi-tanging kagalingan at paglilingkod bayan, lalo na pag-uusapan natin dito kung paano ikaw ay nagbibigay ng paninindigan para sa pagsulong ng karapatang pantao sa kalayaan, sa katarungan,
at para rin sa kapaligiran. Kanya, Edru, sa bago mawala itong si Gardy, pwede ka na rin sumagot sa pagsasampalataya sa iyong katangitanging kontribusyon sa larangan lalo na ng musika dito sa ating bansa at para sa buong rehiyon. Yakap, Gardy! Yakap, Cecile! Napapaluha ako sa taba ng aking puso sa inyong mga pagbibigkas, sa inyong papuri at papugay. Hindi ko makakalimutan na ang PETA, kung saan ikaw, Cecile, ang nagtatag at nagpasimuno ng maraming taon, ay isa sa mga naging pugad ng aking sine, lalo-lalo na nang ginawa namin ni Gardy ang May-I, si Gardy ang director, at ako naman ang gumawa ng musika. Una-unahan kong eksperimento na gumawa ng live musical score na gumagamit ng mga katutubong musika para sa isang dulang original. Ito po ay nangyari, kung hindi ako nagkakamali, sa taong 1978 sa PETA, sa Raja Sulaiman Auditorium. Nagpapasalamat ako uli sa taas sa inyong papuri at ako'y nagpapakumbaba sa inyong napakasarap na pasasalamat at pagkakataon na binigay ninyo sa akin upang magawa ko ngayon ang aking mga pinaggagawa sa loob ng mahigit 50 taon na masigasig na nakikitungo sa lipunan ng Pilipino at sa mundo sa larangan ng sining. Edru, hindi lang itong ating pagpili at pagbandila sa iyong kagalingan ay upang palakpakan ka at pasalamatan, kundi upang ipabahagi lalo na sa mga kabataan na iniisip na maging alagad ng sining para ang kwento ng iyong pagmamalasakit, ang iyong paninindigan, ang iyong walang tigil na pagpapayaman ng iyong mga adhikain ay maging inspirasyon para sa kanila sapagkat napakahalaga na merong mga master artists na meron talagang iniiwan na pamana para tahakin ang landas na inumpisahan ninyo. At yan ang napakahalaga lalo na kung paano mo binibigyan diin sa larangan ng iyong pagbibigyan bigay ng damdamin para sa bayan, kalawakan ng pananaw para isulong ang karapatang pantao, ang kalayaan, ang katarungan, ang pagmamahal sa inang kalikasan. Kanya, nais nating sabihin na pagkatapos na nailahad natin lahat ang ating awardees, ay ating ipatitikim ang mga kanilang likha. At ikaw, lalo na ngayong buwan ng Setyembre, napakahalaga ng iyong pakikipag-ugnayan para gamitin talaga ang musika para sa pagtuturo ng pagpapalalim ng damdaming makabayan, makakalikasan, at makadiyos. Kanya, itong buwan ng Setyembre, abangan po ninyo ang ating pagbabalik ng kanyang tinatawag na research, ang kanyang, yung pagbubuo mo nito, nais kung ilahad mo sa kanila para talagang abangan nila at sundan at magising ang kanilang damdamin na pagpatuloy ang pamana ng kalayaan mula pa sa ating mga ninuno, mga bayani, dahil sinasabi namin ang mga awardees po natin ay mga bayani, bayani rin po sa larangan ng kultura para sa kapayapaan at para sa kapaligiran. Edru, Mag-uumpisa ako sa aking bayan ng Tuguegarao kung saan ako pinanganak at lumaki. Batang bata pa ako, napapansin ko na kami mga ibanag at saka mga kalapit na itawit sa Timog Cagayan ay masigla at meron din naman kaming kultura. Ngunit bukang hindi nakikilala sa labas ng aming bayan, sa labas ng aming probinsya, sa labas ng Lumbak o Cagayan Valley. Eh nag-iisip-isip ako, bakit ganoon? Kami din naman ay mga Pilipino at meron naman na ibabahagi sa kalakhang kultura at pamumuhay ng Pilipinas pero hindi kami nakikilala. Ang isa pa, kung ako'y nanonood ng sine halimbawa, marami akong nalalaman tungkol sa mga Apache, mga Sioux, mga Cheyenne Indians ng Hollywood. Ngunit bakit wala akong masaming nalalaman tungkol sa mga Kalinga na nasa aming kanluran o kaya sa mga Ita na nasa Sierra Madre sa aming silangan? Eh mukhang hindi tama ito na mas alam ko pa kung ano nangyayari sa Hollywood tungkol dito sa mga katutubo nila doon o yung First Nation or Native
Native Americans kung tawagin nila, kaysa aking mga sariling kapatid na katutubo. Sabi ko, mukhang meron yatang hindi tama rito. Kaya, nung ako'y napasok sa pamantasan ng Pilipinas, napaigting, napalalim ang aking pagkamakabayan. Ngunit, ang aking pagpasok dito ay hindi yung pangkalahatang usapin tungkol sa pagiging makabayan. Ang aking pasok ay aking pagiging ibanag at kung ano bilang ibanag ang aking magiging kontribusyon sa paglawak ng kamalayang Pilipino. Ngunit, iniisip ko rin, kung iniisip ko ang aking kamalayang Pilipino bilang nakaugat sa aking pagkaibanag, ay paano naman yung mga napakaraming mga katutubo, mga indigenous communities natin na binibigyan nga ng pansin. Ngunit, hindi kasing lalim o kasing lawak nang nararapat sa aking palagay. Alalahanin natin na ayon sa ethnolog, merong 187 grupong etnolinguistiko sa Pilipinas. At kalahati niyan ay masasabi nating indigenous communities or indigenous peoples o kung tawagin natin ay katutubo. Kaya noong ako'y nasa kolehiyo, ay ako'y naging bahagi ng Filipinescas Dance Company ng manlilikha ng bayan na si Leonor Orozco Goquinco. At doon ako'y naging mananayaw, musiko at saka mime artist. Dahil ang Filipinescas ay masasabi natin na narrative theater dance. At doon ako natuto nitong mga sining na ito. Hindi lang yon. Pagkatapos sa ilang pagpapalit ng major sa UP, napako ako sa speech and drama. At bilang member ng speech and drama, naging member din ako ng Universal of the Philippines Concert Chorus. Lahat ng ito ay nagbigay sigla sa akin tungkol sa mga bagay-bagay na makinailaman sa sining pantanghalan or sining sa tanghalan. Napadpad na tayo dito sa mga panahong dekada 60 at 70. Kung natatandaan nyo, Cecile, noong inauguration ng iyong PETA, 1967 yon, ako po kasama ni Ray Limcaco ng Filipinescas sa sumayaw ng sabong. Oo. Doon sa Raha Soliman sa Fort Santiago bilang pagpapahalaga o launching ceremony ng PETA. Pero naging kabahagi ako ng PETA nitong taong 1970 na. Noong ako'y hinirang ninyo kasama ng UNESCO artist na si Brooks Jones na magtanghal bilang Kristo sa Kalbaryo na ginanap natin hindi lamang dito sa Manila at ako'y lumakad mula Tondo hanggang Katedral ng Maynila sa araw ng Biyernes Santo mismo at kinaumagahan sa Taguig. Mahala ni Father Ben Biliote sa kanyang dambanang kawayan. So dalawang beses natin ginawa yan. Mahalaga sa akin ito, hindi lamang dahil sa pagpapahalaga ng PETA sa aking kakayahan, ngunit sa aking ugnayan sa PETA na paglaon ay naging teacher of music ako. Gumawa ako ng music para sa larawan na ginawa na naging director nito ay si Lino Broca. Hindi ko na matandaan ko ito yung unang pagpapatanghal ng larawan o pangalawa. Pero ako gumawa ng music din noon. Pero ang pinakamalagang tutok sa aking naging buhay, ang ginawa namin ni Gardy, kung siya'y nag-direct ng May I at ako naman ay hinirang na musical director for the first time, live music score na isang dula. At yan ang nagpaano sa akin. Maya-maya, ako'y nag-aral sa Indonesia, nito ng maraming taon na nakaraan, 1983 na nag-aral ako sa Indonesia, ay siyempre napalakas ang aking pagtangi sa kulturang Pilipino na may kaugnayan sa Kalakhang Timog Silangan ng Asya. 1989 na, nung tinatag ko ang aking ang kontragapi. Pero simula ng aking pagkaugnay sa PETA, mula nung dekada 70 hanggang sa kasalukuyan, hindi na nawala ang connection na yan, ang aking connections sa mga katutubong sining o mga katututong tutok sa karanang Pilipino ng mga sining na yan. At dahil nga tayo'y nasa martial law, kung tawagin, hindi mo maiwalay ang iyong gawain sining sa mga usapin ng human rights sa katagalan ng martial law. Ako din naman ay naging aktibong sumali nitong sa Kilosa nung napaslang si Ninoy Aquino nitong taon 1983. At dito, patong-patong na ang aking mga gawain may kinalaman sa human rights kasama na ang partisipasyon sa tinatawag natin Parliament of the Streets of Cause-Oriented Groups. At dito, ang aking naging papel ay hindi bilang isang mga awit o bagamat marami sa aking mga komposisyon ay inaawit ng Inang Laya na kasama ang aking may bahay na si Becky, mas mahalaga ang aking partisipasyon bilang MC or presenter sa mga rally. Okay? Sa mga rally. Ayun. Ngayon, hindi
ang patuloy na yan. Dito namang 1986, kasama ako dun sa ginawa ni Jim Paredes na handog ng Pilipino sa mundo, dahil ilan lamang ang mga makasining o mga manlilika o mga awit o sino pa man sa panahong ito ay kasama ng mga taong bayan sa pag-aalsa. Ang karamihan ng mga makasining ay nandun sa Malacanang. Kaya itong bagay na ito ay mahalaga, dahil nung aming ginawa ang handog sa ng Pilipino sa mundo, iilan lang, mga, kung hindi ako nagkakamin, 15 artista lang ang nakasama sa pag-awit niyan. At alam naman natin, Cecile, na ang handog sa ng Pilipino sa mundo na gawa ni Jim Paredes ay naging imno ng EDSA 1986. Ayun. Napakahalaga ng iyong paglalahad kung saan ka humuhugot ng ganitong paninindigan. Kasi masasabi ko sa iyo, isa sa alam kong tuwan-tuwa na ikaw ay nababandila bilang isang ibanag artist. Sa katunayan, nung ginawa natin yung Asian Culture Capital, kasama ka sa mga daan-daang mga alagad ng sining na kasama dito. At ang huling pagkita sa iyo ni Sunny, na palagi niyang pinagyayabang na ibanag ka, ay dun sa DFA, kung saan ka ang kontragapi ay nandoon para sa tinatawag na mga retrato o tungkol sa Marawi na ibinandila doon sa DFA on Human Rights Week din, December. So napakahalaga itong pagbibigay mo ng mukha na ang alagad ng sining ay talagang tagayugyug ng konsyensya, nagbibigay ng armas laban sa mga salot sa lipunan, nagbibigay ng maliwanag na daan, talagang ilaw kayo, ilaw, lampara sa mga panahon ng kadiliman at panganib. Ngayon, nais ko rin bigyan ka ng magandang pagpupugay mula naman sa isang kasamahan rin natin sa ITI. Siya ngayon ay Vice President ng Philippine ITI. Si Lisa Makuha ang presidente. Ako ay tinatawag na masyado ng damatan retired. Pero siyempre kasali pa rin sa pagbibigay talaga ng katuwaan. Talagang nakakagalak sa puso na nandiyan ang isang army, creative army kayo of artists for peace. Kaya pakinggan naman natin ang tulang alay ni Frank Rivera sa isang Lampara awardee sa musika. Walang iba kung hindi si Edru Abraham. Lampara ng kultura at sining para sa musika, gawad kay Edru Abraham. Sinungkit ang sinag nitong haring araw sa bagsik ng init doon sa Tugigaraw. At magmula roon, ikay pumalaot ang sinag ng araw, iyong suot-suot, nababahaginan ng bitbit mong kislap, mumunting artistang tulad mo'y nangarap. Na makilala ang katutubong tunog tulad ng harana sa kidlat ng kulog. Sa iyong adikain, di ka nagkamali ng mapasikat mo grupong kontragapi. Hinabing musikang Asyano'y kawangis ang itinanghal mo'y Pilipinong tamis. Sining at kultura nitong musikahan, lalong pinatingkad ni Edru Abraham. Mabuhay ka, Edru, at ang kontragapi. Mabuhay ka, Edru. Hay, nako. Yakap! Tatlong lang yayakapin ko, apat na pati si Lisa. Dito sa gawad na ito, uulitin ko, sa iyo, Cecile, kay Gardy, kay Lisa, nakasama ko rin pala si Lisa sa Kwan, sa UNESCO, sa lupunan ng Committee ng Kultura sa Kwan, sa United Nations Organization ng DFA, si Lisa. At ngayon, si Frank, sobrang-sobrang taba na ng puso na yan. Baka hindi lang luha ito, talaga hagulgul na sa tuwa. Maraming-maraming salamat. Maraming salamat. Gusto ko lang sana sabihin, Cecile, at na
Ang sining ay anak-anak ka ginagamit upang takasan ang katotohanan, upang magbigay ng ginhawa. Ika nga, escape. It happens also. Ngunit, ang bisa ng sining ay mababawasan kung hindi natin gagamitin upang tugunan ang mga karapat dapat na tugunan mga bagay-bagay sa lipunan. Dito pumapasok ang aking adhika na may kinalaman sa human rights. Dahil nakikilala ko na cultural rights ng ating mga nagkabuuang Pilipinas, lalo-lalo ng ating mga katutubo, ay human rights din. Kabuuang pagkatao din yan. Ang kultura ay kabuuang pagkatao. At ang kultura ng ating mga katutubo ay nasa tuktok ng kanilang human rights. Ano pa nga ba ang mas mataas kaysa pagkatao ng isang lipunan? Kaya, ito hindi ko sa aking pag-iisip, at ito rin ang aking adhikanin na gustong sabihin, hindi natin mahihiwalay ang tinatawag na human rights sa ating rights bilang mga Pilipino na tumutugon at nakikibak at naglalagay sa pinakamataas na kahalagahan at kahulugan ang karapatang pantao. Hindi natin hinihiwa-hiwalay ito. Kaya hindi natin hinihiwalay ang ating pakikibaka upang matunguhan natin ang rurok ng ating pagkatao na nasa rurok din ng ating human rights. Cultural rights are human rights. Our rights as Filipinos are human rights primordially, and that is something inseparable from our persona, our personality, from our identity as Filipinos in our 7,000 island. Gusto ko sanang idagdag din na bagamat meron tayong mga mahigit 350 taong napailalim ng kolonyalismo, ang ating kinalalagyan ay dito sa Timog Silangang Asia. You know, we cannot ignore that geographical, geopolitical fact that we are in Southeast Asia and our future as a constituency is linked inevitably, diplomatically, politically, economically, and culturally with Southeast Asia. Kaya mahalaga ang ginagawa ng ating mga katutubo dahil inuugnay ang kanilang kultura sa ating mga kapatid at pinsan sa Timog Silangang Asia. Yan ang kahalagahan ng ating pagtangi sa ating mga katutubo. Na meron ng yan, meron ng kulturang ganyan bago pa dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas. At kung tinitingnan natin ang kanilang kultura, maalala natin ng ating kultura ay mas mahigit pa kaysa pagtagal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sinasabi ng ating mga historiador at saka archaeologist at anthropologist sa atin that we should look back to more than 2,000 years up till 4,000 years before our time now to look at our Austronesian history so that we can see how we have been and how we are right now and where we are going. Ayan. And this Austronesian history has to do with the whole of Southeast Asia all the way out to the Pacific, to Polynesia, Micronesia, Melanesia, Austronesia. Lahat lang yan ay may kaugnayan sa atin. Huwag natin kalilimutan. At mula dito sa atin hanggang sa tinatawag nating Easter Islands of Ecuador sa Silangan, at dito naman sa Kanluran up to Madagascar, kung naandyan ang ating mga Austronesian travel or Austronesian relations. Ganyang kalawak ng ating ilulugan ang ating kamalayan at kasaysayan. Huwag natin kalilimutan yan. Hindi tayo nakapako sa isang maliit na lugar lang na 7,000 island. Ang kamalayan ay dapat malawak at malawak, dahil kung hindi natin kilalanin yan, para natin hindi kinikilala ang bahagi ng ating pagkatao, dahil ito'y bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Napakahalaga ng mga ipinabahagi mo, Edru. Hindi makakalimutan yan. Kasaysayan ay mahalaga at hindi dapat balikarin ang kasaysayan. Kaya aabangan nila ang hindi lang yung pagpapakilala sa iba pang awardees, kundi ang pagpapatikim sa kanilang mga likha. Maraming salamat, Edru. God ulitin bless you. Ulitin ko ang aking pasasalamat. Ulitin ko ang aking pasasalamat, Cecile, sa UNESCO authorized Philippine Centre International Theater Institute. Lahat pa ng asosyasyon na may kinalaman sa gawad para sa akin. Malakap na maigpit sa inyong lahat uli. Okay. Mahal ko kayo lahat. Kami rin nagpapasalamat sa iyong contribution sa pagsulong ng kabutihan para sa ating bayan, para sa rehiyon, para sa mundo. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan po ng Philippine ITI Center, ganyan din po ng Earth Savers na itinatagawa tayo ng dating Senador Herson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig.
pakikinig. At paalala, subaybayan po ninyo ang napakalawak na inspirational stories ng ating mga awardees. At inaasahan rin po natin na nandyan kayo gabi-gabi, ganitong oras, Lunes hanggang Biyernes. At paglinggo naman po ang ating Radyo Balintataw talakayan, alas 6 naman ng gabi. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kakampi sa paghahatid sa inyo ng paaralang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Balintataw. Yan po ay ang Tesoros, House of Native Arts and Crafts, Mapicon para sa herbal-based pagtuliksa sa mga insekto, Cachuela Spanish Colonial Cuisine, Sapphire Block, Sapphire Road, Ortigas Center. Gayun din po para sa digital marketing and software development, contact info at abacossolutions.ph. Attention, Jerry Carolino, Rabelais Medina, 0918-843-9221. At salamat po sa aming technical production supervisor, Salvador Bong Muyar. Ang aming executive assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, si Hexilon Alvarez para po sa ating Earth Savers National Youth Director, at para po sa mga lahat ng partners natin sa paghahatid nitong lampara ng kultura at sining. Kasama na rin po dyan ang NCCA. Hanggang dito na lang po, paalam, patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Stay healthy, keep safe, magkaisa po tayo para magwagi dito sa malagim na kalaban natin, COVID-19, sulong kalusugan ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Centre ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-6 sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Kung lugod po namin kayong inaanyayahan, nasa samahan niyo po kami ngayong gabi sa pagpapatuloy po ng pagbibigay diin natin sa paggunita sa 53rd anniversary ng ASEAN. Inumpisahan na nga po natin ng ASEAN Panorama na inihatid po ng DFA ASEAN Chief, walang iba kung hindi si ASEC Juniper Mahilom West. Ngayong gabi naman po, para sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang isa sa 10 miyembro ng ASEAN. Yung mga sumusunod po ay ang pagpapakilala sa mga bansa sa pamamagitan ng kanilang ambassador or designated representative. Ngunit ang pinili po natin na magbigay ng mukha sa ganitong concern ng ASEAN for regional solidarity and cultural identity ay walang iba kung hindi isang natatanging Filipino artist, teacher, leader, patriot. At yan po ay ating ipapakilala sa inyo. Walang iba kung hindi si Ginoong Pedro, pero kilalang kilala na Edru Abraham, ang haligi at puso ng kontemporaryong gamelan Pilipino na talaga pong nagbibigay ng mukha sa ating katutubong musika, pati galaw. At ang pinakamaganda po nito ay talagang napakagandang halimbawa ng tinatawag na fusion panorama ng ethnic music and movement na masasabi nating kaugnay ang ASEAN. Kanya una, pababatiin po muna natin si Edru. Kahit na sa sariling wika ng Cagayan Valley, kung saan ikaw ay special cultural treasure ng ating rehiyon at ng buong Pilipinas, bumati ka na sa ating mga tagapakinig
tagapakinig dito sa buong bansa at overseas sa ating global webcast sa DZRH. Mapiyang gabi ni kamo amin, wawagira. Nagawagawa yan nga na makipatadda ini kamo sa mga gabi asunto na kultura Filipino nukon na si i-connection na na makaginga ASEAN. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Galak na galak ako sa pagkakataong makipag-ugnay sa inyo upang maipaliwanag ang koneksyon ng mga kulturang Pilipino sa kalakhang ASEAN. Napakaganda po ng pagbati sa atin ni Edru. At ngayon naman po, ang mahalaga ay kilalang kilala po si Edru, hindi lang dito sa ating bansa, hindi sa iba't ibang parte ng mundo, dahil talagang kanyang ipinabahagi na ang yaman ng musika na likha niya. Pero ngayon, kikilalanin natin si Edru parang close encounter of the third kind, okay? Katulad ng sinabi natin, taga Cagayan Valley siya. At ang mahalaga po, nais ko lang sabihin bago talaga tayo mag-umpisa. Kung hindi dahil dito sa COVID, na parangalan na po ng International Theater Institute Philippine Center si Edru na gawaran ng tinataguri ang Lamp of Culture and Arts, Lampara ng Kalinangan. Medyo madidelay ang awarding, ngunit nais na naming batiin si Edru dahil kanya nga siya ang piling-piling sinasabi nating mukha for tinatawag nating from ancestral artistic routes of expression. Yan po ang napakagandang halimbawa na kanyang ibinigay sa ating bansa. Ngayon, syempre nakatutuwa na malaman na dati na bata pa raw siya, kumakanta ka na, no? Sa choir ba? Paano ba nagkaroon ka ng katakot-takot na interest dito? Alam niyo si Edru, total artist yan eh. Dancer, actor, musician, composer, guru. Sige, kwento mo nga kung saan ka nag-umpisa ng pagbibigay ng iyong awit o chanting. Ako po ay tubong Tugaygarao, Cagayan, sa Cagayan Valley. At lumaki ako, hindi lang sa aming tahanan, ngunit sa Tugaygarao United Methodist Church. Kaya katulad ng sino mang lumalaki noong dekada 50 at 60, lahat ng uri ng musika ang naririnig ko, papa ito tawagin natin pop, sa English, sa Filipino, o mga katutubong musika namin sa Cagayan, pati na rin sa simbahan kung saan yung mga himno ay naririnig ko, yun ang naging introduction ko sa mga tinatawag na classical composers at saka yung tradisyon ng Western music. Ngunit bilang isang ibanag, naisip ko bakit ang mga ibanag hindi kilala sa buong bansa. I mean, mangilang-ilang na nakakakilala sa ibanag. Minority group nga kami eh. Samantalang iniisip ko na kung mga ibanag kami at mga itawit at kung ano-ano bang mga grupong etnolingwistiko sa Cagayan, meron din naman kami nayaambag sa kalakang kulturang Pilipino. So kaya ako'y nagmalasakit na itaguyod ang aking pagkaibanag sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kulturang ibanag at sa Cagayan Valley at yung mga usaping kultura ng Pilipinas na rin. Yeah. Sa madaling salita, mula ibanag tungkol sa kalakang Pilipinas at mula kalakang Pilipinas, mapataguyod ngayon sa buong mundo. Ganun nga ang nangyari. At lahat ng uri ng musika, mga sayaw, ay talaga pinag-aaralan ko yan. At hindi naman ito popular na gawain, pero ginagawa pa rin yan sa aming probinsya. Ngayon, at lahat ng uri ng tunog na naririnig ko, mapa ito galing sa mga katubong awit o kahit ang mga huni ng ibon, o kung ano pa man, basta't na naririnig ko, ay ginagaya ko. Sa aking pagtanda, paglaki ko, pumasok ako sa University of the Philippines dito sa Diliman. At doon, nahasa ang aking pagkamagkabayan. Pumasok ako sa UP Concert Chorus, maya-maya naging AB Speech and Drama Major ako. At pumasok din ako sa Filipinesca Dance Company ng makabayang artista sa sayaw na si Leonor Orozco Quinco. At doon, ako'y naging mananayaw, mga awit na rin, at saka masasabi nating mime actor. Dahil yung kanya ang Filipinescas ay talagang dance drama ang aming ginawa. Totoo yan na si Edru po talagang hangang-hangang nakita namin dahil si Leonor Orozco Quinco ay isa sa board members namin noon sa PETA, sa Filipinescas. Nung gagawin namin ang Calvary by Yates sa Filipino at foreign director, sa lahat ng mga in-audition, talagang si Edru ang pinili. Pero inyo, Kristo ho yan na paapaan
mula sa Tondo, nag-umarte siya sa Kalbaryo hanggang sa Manila Cathedral. At talaga naman pong hinangaan siya at naging masasabi nating simbolo ng Kalbaryo mula sa Maralitang Buo, from Tondo to the Cathedral. Kanya, ibang klase ho talaga itong si Edro. Total artist ang tawag ho sa kanya. Yeah. Yung naging karanasan ko doon sa PETA sa kanangunahan pagkakataon ay lumakad nga tayo mula Tondo. Mga sa tingin ko, mga 3 kilometro yun eh. Oo. May pa ako, may buhat-buhat pa akong krus. Yung krus, oo, terrible. Krus. At saka maya-maya, humihinto, sumasayaw na kasama ang krus, mga kanto-kantong hinihintuan, upang ipakita na ang malasakit ni Kristo ay para na rin malasakit ng mga manggagawa upang mabuhay. Hmm. Yeah. At kami nakarating sa Manila Cathedral, doon sa tinatawag na bukana ng Manila Cathedral, doon nagtapos ang dulang Kalbaryo nga. At nangyari ito kung daw nagkakamali sa Biyernes mismo, Holy Week. Punta tayo sa Taguig. Oh. At magandang karanasan yun. Yun din ay, ang aking karanasan sa PETA ay nagpahigpit din ang aking pagmamahal at pagtangi dito sa ating mga katutubo. Parang tumitingin tayo sa kaloob-looban natin upang makilala natin ang aking sarili at ito'y lumalabas sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng sining. Mapasayaw, mapaliteratura, mapamusika, mapatiyato. Ganun nga ang nangyari. Napakaganda ng kwento mo, lalo na kung dumaan rin tayo kung paano mo nabuo ang contragap. Dahil ito talaga ang magandang halimbawa ng yung pagmamalasakit, pagsasaliksik, pagbabandila ng yaman ng ating kalinangan. Yung naging exposure ko yan sa PETA at saka na rin sa Filipinescas. Mas maaga pa ako pumasok sa Filipinescas 1965 pa. Oo nga. Napapayaman lamang. Binibiro mo, sa Filipinescas, Philippine Life Legend and Lore in Dance ka. Samantalang sa PETA naman, talagang huhukayin mo yung kalalim-laliman upang makilala mo ang talagang kulturang Pilipino at buhayin sa kontemporaryong panahon. O ngayon, yung aking karanasan sa PETA ay naging nabuo ang aking pagnanais ng gumawa ng sariling sining, lalo na sa musika, na personal ko na nung ako'y inudyok ng PETA sa pamamagitan ni Gardy Labad na gumawa ng musika dun sa May-i. Kwento, 1978 ito. Uh-huh. 1978. Doon, ang sinabi sa akin, gumawa ka ng live music. Gumawa ka ng music nito. Sabi ko kay Gardy, gawin nating live music. Ako nang bahala sa music. Tulungan mo lang ako na magkumpul ng mga kahit na 10 musiko na tuturuan ko at saka humanap tayo ng mga instrumento. Ganun nga ang nangyari. So sa katotohanan, ang beginnings, ang ugat, ang simula ng aking eksperimento sa musika at sa mga kaakibat na sining ay sa PETA. Maya-maya, ako naman yung napadpad. Dinagawa ito. At naging ko naman, naging maganda ang naging pansin ng mga iba-ibang tao, mapa ito karaniwang nanonood, mga akademiko, mga musiko, mga nagtatrabaho sa kultura tungkol sa aming ginawa. Maya-maya, ako'y naimbitahan ng nabigyan ng scholarship ng ASEAN at nakapag-aral sa Indonesia, sa Yogyakarta, sa Padepokan Seni Bagong Kutsujarjo. Si Bagong Kutsujarjo, na yumao na ngayon, ay parang national artist ng Indonesia yan, at very versatile artist din. Lalong lumalim tuloy ang aking pagka-Pilipino dahil sa pag-aaral sa kanya. Dahil dinidigdig niya, wala kang pagkakakilanan sa iyo, Edru, kung hindi sa kalupaang Pilipinas din. Kaya yun ang iyong ugat at yun ang kailangan mo ipangasin sa mundo. Kung sa bagay, sa PETA at saka sa Pilipinescas at saka pag-aaral sa UP, ganun na rin naman. Ito lang yung napahigpit, napalalim. Lalo na ang mga kasama ko dyan sa eskwelang yan ay mga kasama sa ASEAN. 5 bansa pa lang ang ASEAN nung araw na yun. Oh, 5 countries. Hanggang lumabong na 10. Singapore, Indonesia, at Thailand, at Pilipinas. Saka na lang sumama itong 5 pa na naging ASEAN. Ngayon, bumalik ako, hindi naman naging ano kaagad. Noong ako'y bumalik, kapapas lang kay Ninoy. So, activities sa UP, talagang kitang-kita mong nakatuon doon sa gawain ng aktivismo kontra sa diktaturya. Ang aking mga gawain bilang aktivista kontra diktaturya ay nagpamasid sa akin na ang iba-ibang tao ay iba-ibang uri ng karanasan o ng abilidad ay pwedeng ibahagi sa anumang aktibidad. Sa usapin ng musika, iba-ibang tao, iba-ibang level ng musika ang bilang nalalaman. Hindi na hulugan na hindi mo sila pwedeng isama sa isang pangkat. Kaya ang ginawa ko pagkatapos noon, 1999 na, ay ang ginawa ko ay tinatag ko na ang kontragapi. Nagsimula ito noong kwan,
noong ako inanyana ng Durang UP na gumawa ng musika para sa isang expressionist play ni August Strindberg na ang pamagat sa English niya A Dream Play. Isang panaginip. Ang sabi ng director sa akin, Edru, ikaw nang bahala, basta Pilipino at Asyano ang musika. Naku, hindi na-excite naman ako doon. Ang laki, ang ganda nga mo. Pero, meron na rin akong preparasyon. Hindi naman na biglang-bigla dahil nga nandiyan na yung PETA, nandiyan yung Pilipinescas, nandiyan yung pag-aaral sa UP sa speech and drama, at saka nandito ngayon itong hamon. Okay. So, tinanghal yan noong Hunyo at Hulyo ng 1989. Mm. At naganda ang naging puri ng maraming sektor tungkol sa papel na ginagawa ng musika sa dulang yan. At sinabi ng marami na hinahangaan nating artista, sina Tony Mabesa, si Ray Pagyo, at marami pang iba ang sabi, sayang ipagpatuloy mo yan. Kaya pinagpatuloy ko Kontragapi. Ngayon, pinangalan ko ngayon itong tropa ng Kontragapi dahil yan ay maiksi acronym ika nga ng Kontemporaryong Gamelang Pilipino. Ang kontemporaryo ibig sabihin pang kasalukuyan. Ang gamelan ay salitang hiniram ko sa Indonesia na ang ibig sabihin ay pangkat ng mga instrumento, katutubo, orchestra sa Indonesia ang gamelan. Na root word ay gamel na ibig sabihin ay pukpok. Eh, karamihan ng mga instrumento pinupukpok kaya gamelan. So kung sinasabing gamelan ngayon sa Southeast Asia, ayan ang ibig sabihin ay pangkat or orchestra ng mga katutubong instrumento. Kaya kung ang Indonesia meron silang mga gamelan, maaari din natin sabihin na ang Singapore, Malaysia, Burma, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Singapore, Brunei Darussalam, silang lahat ay meron din silang gamelan. Yun ang common denominator. In musical, in orchestral terms, in terms of musical ensemble, yun ang common denominator. Ito isa pa. Ang mga instrumento ng gamelan na yan ay magkakahawig. Dahil nga magkakaiba-iba ang kuhan, ang kasaysayan, geografiya, at klima, at mga influensya sa kanilang pati reliyon, sa kanilang historia, ay merong sari-sariling kulay, sari-sariling hugis ang gamelan na magkakaiba. Sa makatawid, nagkakaisa dahil sa konsepto ng gamelan, pero nagkakaiba-iba ang uri at kalidad dahil sa pagkakaiba-iba din ng mga tao at kultura dito sa loob ng ASEAN. Eh di maganda yon. Nangyari yan. Napakaganda talaga ng kwento mo sa pagbubuo ng Kontragapi. Yeah. At nais natin mamaya na patikman ang iyong mga likha pagkatapos ng kabuuan ng iyong pagbabahagi nito bilang guro. Andain mo nang naturuan at na napamudmud na itong ganitong konsept. Napakahalaga rin na bukod sa iyong pagmamahal sa bayan, sa ating katutubong kalinangan, hindi nawawalay ang iyong pagpapahalaga sa pamilya. Biruin mo naipasa mo pa rin ang iyong kagalingan sa musika sa dalawang kilala mong anak na napakaganda ng pangalan nila, Apollo at Astarte. So paano naman sa pamilya mo, tsaka dahil pati na rin sa iyong may bahay na buo talaga itong ganitong paninindigan sa katutubong kultura? Yeah. Ang aking asawa po ay si Becky Demetilio Abraham. Yeah. Galing po, kumanta rin. Mga awit, kasama ng kudong tropang inanglaya na kumakanta ng mga awiting makatotohanan tungkol sa nangyayari sa bansa. Ika nga, social realist singer siya. Kasama kong partisipante rin kontra diktadurya nung araw at maging sa kasalan, taga-taguyod po kami ng human rights sa iba-ibang klase sa Ambasining. Ang aking mga anak naman, si Apollo, ay isang performing artist, voice artist, at saka actor, at ganun din ang aking anak na babae, si Astarte, na ipinangalan kong Astarte. Siya po ay kon Mesopotamian fertility goddess. Pinangalan ko Astarte dahil gusto kong magkaroon ng pangalan mula doon dahil ang aking ama ay isa pong taga-Lebanon. Ayun, napakaganda. Kaya, sa karaniyong Pilipino ang aking mukha. Kaya, ito, kumuha ko ng pangalan mula doon. Silang dalawa po ay very versatile performing artist din. Film, voice, as music, theater, at maging sa kasalukuyan, sa kabila ng COVID-19 na ito, ay sila rin ay talagang aktibong nakikipag-unay sa pamamagitan ng kanilang sining. Yun, so, napakahalaga na napamana mo. Yung tinatawag na intergenerational, talagang mana sa magulang, ano? Pati na ang damdaming bayan. Gusto ko rin banggitin na ang ama ni Becky ay si Professor Ricardo Demetilio, makata sa Ingles at saka kritiko sa literatura at saka sa mga sining visual. So, merong ika nga ay may genetic factor din siguro. Naka-genes, ha? Hindi naman namin pinilit ang aming mga anak, pati na nga aking mga apo, may dalawa na rin. Pero, at mukhang doon nga napapadpad ang kanilang
kanilang interes. Sa magalak na galak naman ako dahil na nakikita siguro nila kung paano gumagalaw ang isang seryosong manlilika sa loob ng tahanan. Kaya naman by osmosis, nakuha nila itong mga katingian ito. Napakaganda ng pagbabahagi mo ng kwento tungkol sa pagbubuo ng kontragapi, ang iyong karanasan. At ang kontragapi nga po ay naglibot na hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng daigdig. Ngayon, ang gusto natin, because this is Asian Consciousness Time, dahil nga sa anibersaryo ng ASEAN, ay patitikiman namin kayo ng mga likha ni Edru sa kontragapi. Meron po kaming piniling 8. Well, si Edru ang namili nito at ipapabahagi po natin. Ang unang-una yung World Beat Filipino, World Music Filipino, na tinagurian niyang offering to the world wherever you come from. Dance your heritage, di ba? Nakatutuwa yan. Paririnig natin yan at kung anong nais mong sabihin tungkol dyan. Yeah. Isang maliit na paliwanag. Naging kontragapi ang aming palayaw dahil nakakagapi na ang pinagtutuunan ng karamihang Pilipino puro musikang kanluranin. Tama. At nagiging political statement din. Nakakagapi ang mga pangyayari sa usapin ng karapatang pantao, human rights. Nakakagapi din kung hindi natin tinitugunan ang pangangailangang alagaan kalikasan. Okay. Isang maliit na paliwanag lang para makita ninyo mula contemporary ang kamilang Pilipino hanggang kontragapi. In other words, it's a fighting political statement. Ang kontragapi. Okay. Ngayon, doon sa piyasang yon, meron mga 7 instrumento na ginamit ko dito sa piyasang ito. Pero lahat ng 7 instrumento yan may sarili-sariling pinanggalingang kultura. Pero pinatabi ko muna yan. Sinabi ko sa aking sarili, ano ang aking magagawa dito sa mga instrumentong ito na bago ayon sa aking karanasan at nalalaman tungkol sa kontemporaryo o popular na musika na karaniwan natin naririnig. In other words, kung gagawa ka ng pop music, siyempre pop instruments. Uh-huh. Kung gagawa ng ganito, pop ang konsepto mo ng organization, a musical realization, na compositional method mo, pop. Pero instrument ang ginagamit mo, katutubo, ano ang mangyayari? Ano magiging tunog? Ngayon, narinig nila yan. Ngayon naman, parinig natin yung musika mong sayaw, Pinoy, sayaw. Tugtog na pamagat niyan, Sayaw Pinoy Sayaw, Sayaw Mundo Sayaw. Yun, no. Karaniwan, ang piyasang ito ay ang palayaw naming binibigay ay kaigurotan, kamorohan at iba pa. Kagad makikita maugnayan, ano po. Ngayon, tinutugtog namin ito sa dulo ng konsyerto at iniimbitahan namin ang mga taong sumayaw. Sa una, tinuturo na namin ng sayaw na pwede nilang gayahin sa aming mga mananayaw sa pangkat. Maya-maya, sasabihin namin sa kanila, pabayaan na nyo itong aming tinuro sa inyo. Igalaw ninyo ang galaw ng inyong kultura. Sa makatakoy, kung ikaw ay Kalinga, sumayaw ka ng Kalinga. Kung ikaw ay Maranao, sumayaw ka ng Maranao. Kung ikaw naman ay Kapampangan, sumayaw ka ng anumang katutubong Kapampangan na pwede mong isabay sa musikang yan. Ayun. Hindi lang synergy. Pinakita mo talaga synergy. Pinas yan, hindi lang sa Pilipinas yan. Pagdating abroad at kung marami kang mga banyagang bisita sa mga international events kung saka, kumbaga, or pagtutugtog sa iba-ibang syudad sa mundo, ganun din ang aming sinasabi. Yeah, dance whatever it is you feel that is connected to the movements of your culture. Ayun. Using naman, this music as backdrop. Okay. Parinig na rin natin yung musika mo, Mabuhay Africa When the Cordilleras Meet the Sulu Sea. Maikling paliwanag habang naririnig nila ang musika. Teka, dalawa yan. Yung Mabuhay Africa muna. Ang nagkaroon ng konferensya sa UP tungkol sa Africa, alam ko na tanyang ang Africa sa tinatawag nilang polyrhythm. Kumbaga, tugtog ng mga tambol na magkakasabay-sabay na napakarami. Okay? Kaya nga polyrhythm tawag. Kaya dito naman sa Pilipinas, marami din tayong rhythms, pero meron din tayong tinatawag na single meter. So, imbes sa ang single meter ay tang 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 tang
tang tang tang isa-isa lang. Yan ang nagnunugay sa lahat ng mga instrumento. So kaya Mabuhay Africa, dinededicate ko ang isang uri ng musika na gumagamit ng single meter na galing sa Pilipinas sa Africa na tanyag sa polyrhythms na contrast sa musika dito sa Pilipinas at sa kalakhang ASEAN. Ngayon naman, ang iparirinig natin ay yung salubungan ng hilaga at katimugan. Bukod sa ritmo, dahil ito pong si Edru ay makata at kompositor, nais nating ipabahagi ang dalawang napakahalagang awitin niya at siyang magpapaliwanag. Pero makukuha na ninyo ang ibig niyang sabihin. Ritual ng babaylan, alay sa kalikasan, at ang pinakamahalaga rin ngayon kay Sarap Mabuhay sa Bayang Payapa. Yeah. Edru. Dalawang magkakasunod na awit yan. Yung una ay isang panalangin kay Bathala, kay Yafu, kay Apo Malyari. Ito ay mga katawagan sa Bathala sa iba-ibang wikang Pilipino. At ito'y pagpapahalaga, nagsasabi na ay kalikasan ay siya si Bathala rin. Ay si Bathala ay nasa kalikasan. Samantalang si Bathala ay nasa kalooban ng tao rin. Kaya kailangan alagaan natin yan. Kumbaga ay custodian tayo ng kalikasan. Kaya hindi natin kailangan alagaan natin na hindi pabayaan. Magpakailanman. At ang gagawin natin ngayon ay alay din natin sa ating mga anak, sa mga susunod na salinlahi. Yung huli naman ay talagang, hindi na yata tayo nakakakilalang ng kapayapaan sa Pilipinas. Ilang generasyon na ito, kaya panalangin din na magkaroon ng kapayapaan, na pagkakaunawaan. Tayo man ay magkakaiba-iba, kailangan magkaisa sa mga hangarin na pagandahin ang buhay-buhay dito sa Pilipinas sa iba't ibang usapin, mapapolitika, mapa-ekonomiya, mapa-kultura, at sa pamamagitan ng pag-alaga na yan, meron tayong ihahandok sa kinabukasan ng Pilipinas. At nagiging matindi ito ngayon dahil nga naalala natin ang importansya nitong mga bagay na ito. Dahil nga napipilitan natin tingnan maigi ang ating pinakabuod, pinaka-esensya ng ating pagkatao dahil dito sa krisis na nangyayari sa kasalukuyan. Oh. Kaya itong huling awit ay isang pag-aalay sa Pilipinas, sa mga hangarin ng ating mga bayani na ipinapaloob sa isang awit na nagsasabi, ang kapayapaan at katotohanan at kinabukasan ay kailangang magsanib. Wala nang ibang paraan. Yama.
Napakaganda po ng pinabahagi sa atin ni nung Edru Abraham na talaga naman pong Vatican kinikilala. Para sa atin po ang mahalaga ay he is a unique patriot artist. At napakagandang maibandila na yung ating kinikilala ang kahalagahan ng ASEAN, regional solidarity and cultural identity. Maraming salamat, Edru. Alam mo, talaga namang noong ginawa ang ASEAN Culture Capital sa Clarkfield, sabi ko, hindi maaaring gawin yan na hindi kasama si Edru. At nandun nga kayo ang contrary. At maraming salamat sa pagkakataon. At hindi lang yon, ang aking kabyak si Sunny, pinagmamalaki ka niya na talagang outstanding artist ng Cagayan Valley. Mabuhay, Edru Abraham. Meron akong konting pahabol, Okay. Cecile, gusto na lang sabihin na sa simula't simula pa, ginawa ko ang kontrakapi sa pagkakilala na lahat ng tao ay malikain. Kailangan lang na umkatin sa kalooban ang kanilang pagiging malikain. Mapa ito sa musika, sa sayaw, sa teatro, sa mga sining bitual at kung ano-ano pa. At ang isa pa, nararapat na rin na pagtuunan natin ang pansin ng ating kapaligiran dito. Palagi tayong tumutuon sa kanluran, sa Amerika, sa Europa. Ngunit tayo ay nasa ASEAN. Mga pinsan natin, kapatid sa kultura itong ASEAN. Dapat pahahalagahin natin, palakasin itong unity within the diversity of ASEAN and diversity within that unity. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba, magkakaiba-iba, ngunit nagkakaisa. Okay. Mabuhay ka, Edru. Mabuhay ka rin, Cecile. Pagkatapos ng pagpapakilala ng yaman ng Pilipinas sa artistic expressions at syempre, kilala rin po tayo sa World Heritage Sites, sa ating mga Baroque churches, nandyan po sa Intramuros, meron po sa Palawan, nandun yung ating reef well, pati na ang underground river, nandyan din ang vegan, nandita po natin ang yaman ng ating musika, dansa, tradisyong katutubo na nakaugnay sa Pilipinas. Nakaugnay sa ASEAN. Huwag niyo pong kalilimutan sundan ang ating ASEAN at Radyo Balintataw. Sunod-sunod po yan, Lao PDR, pagkatapos Malaysia at Cambodia. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Centre ng International Theater Institute at ng Earth Savers, itinatag ng dating Senador Hierson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig. Ang ating pong ASEAN at Radyo Balintataw ay handog ng DFA ASEAN at ng NCCA na pinamumunuan ngayon ni Nick Lisaso. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga ibang kakampi katulad ng DZRH House of Native Arts and Crafts, MAPICON, Cachuela Spanish Colonial Cuisine dyan sa Sapphire Block, Sapphire Road, Ortigas Center, at ang Abacus Solutions for Digital Marketing and Software Development. Contact info at abacussolutions.ph. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa ating Technical Production Supervisor Salvador Bong Muyar, Executive Assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at ang Earth Savers National Youth Director Hexelon Alvarez. Hanggang dito na lang po, paalam, patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Stay healthy, keep safe, wear your mask, social distancing, use alcohol, at mabuhay ang Pilipinas. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos.